mga kabaka, ito po muli si Arnel Corpus mula po rito sa Adelaide River Farms. Babati po sa inyo ng isang magandang araw sa mga kababayan po namin dyan sa Northern Luzon, Bagnal daw yung apo. Sapay ko mga safe kayo kapo ito'y limabas na bagyo, and we are praying for your quick recovery. Alam po namin adong ang mga mulmulak and mga tarakin nyo, iti nagisgrasya kapo ito'y bagyo na limabas. So sana po sa madaling panahon ay makarecover po kayo. And of course, dito po sa Visayas at sa Mindanao, mayong adlaw, mayong unto, no? Nang hinautming nasa maayong mong kaintang karong adlaw. And of course, shout out po sa mga tapwa ko OFW. Kami mga nagtatampo po, hindi ko nag-greet. Pero kayo po mga kapwa kong OFW, alam niya naman, si Kabakang Arnel Corpus ay 11 years din pong naging OFW, kaya sobrang malapit po kayo sa puso ko. So, ingat po kayo, hindi pa po masyadong safe na pag-alagala, pero ingat po kayo at totoo po ang epekto po ng COVID. So, ngayong araw mga kabaka, gusto ko pong pag-usapan po natin yung mechanization. Ano po bang advantage at saka disadvantage ng mechanization? At tulad po ng lagi ko pong na-observahan, kasi binabasa po namin mga comment ninyo. So nakikita ko po, katulad po sa paggawa ng silage, bakit hindi po kayo gagamit ng traktora o kaya payloader para i-compact or kaya pison? Alam niyo po, napakaganda po ninyong mga suggestions. Pero kailangan balansihin po natin yung mechanization at saka kung ano po yung magiging epekto. So number one, financials. Alam niyo po, sa totoo lang, kung may pera po kami, bibili kami ng makinarya para po mapabilis yung operations po namin dito, tsaka baka mas maging efficient. Pero in return, ang question is, saan kukunin ang pera? Kung may mga taga-gobyerno po siguro dyan, kung may mga taga-DA po na nakikinig dyan, at bigyan nyo lang po kami ng isang payloader at saka isang traktura at saka isang feeding wagon, okay na po tong operations po namin. Yan po ay mga siguro 5 to 6 million pesos lang po, no? O baka abot po ng mga up to 8 million pesos. So isipin nyo mga kabaka, kung may 8 million pesos po tayo, katumbas po yan ng mga 150 to 200 heads na baka. Ibig sabihin, kailangan ibenta namin kalahati ng inventory po para po magkaroon po kami ng makina. Sa totoo, magkaroon ka ng makina, ano naman papakainin mo? Dahil ubos na yung pera mo pambili ng makina, wala ka ng pambili ng baka. So, yan po ang isang aspect. Pangalawa po, bakit po hindi po kami nagmakina? Ay para po yung mga tao ay mabigyan po natin ng hanap buhay. Alam niyo po, minsan, yan pong nagiging problema sa mechanization. Dahil pag minakinize po natin yung pagsasaka, no, nawalan na po trabaho yung mga nagtatanim, nawalan na po ng trabaho yung mga nag-harvest. At yung mga taong yun, pag hindi po natin masyadong tiningnan, ay hindi po basta-basta nakakalipat ng employment. Yung pong mga nagagapas, yung pong mga nagtatanim, ay hindi po pwedeng gawing call center agent po yun. Kaya dapat sensitive po tayo doon sa displacement ng mga trabahante sa pagdala po ng makina. Hindi ko po kina-question yan, efficiency. Alam niyo po, sa abroad tulad po ng pinanggalingan ko sa Australia, kailangan po nilang mag-mechanize. Alam niyo kung bakit? Sobrang laki ng area nila, sobrang dami nilang baka, pero kunti po yung trabahante. Napakahirap pong humanap ng trabahante. Kaya sa kanila po, practical po, mas mura po sa kanila na mag-invest sa makina kaysa mag-hire ng maraming trabahante. Dahil unang-una, napakaliit po ng workforce ng Australia, at pangalawa, napakamahal po ng kanilang labor cost. Kabaliktaran po sa Pilipinas. With all due respect, ang labor cost po ng Philippines ay medyo mababa pa rin i-compare natin sa ibang bansa. Pagkatapos, aagawan pa natin ang trabaho, yung ating magsasaka, yung ating labor force dahil sa pag-introduce ng makina. So kailangan balansihin po natin. And then, ang sunod po na rason dyan is of course, nagkakaroon tayo ng excuse. Mga kapwa natin magsasaka, sasabihin, hindi ako magsaka dahil walang makina. Hanggat hinaantay nyo yung makina, kung kailan magbibigay ang gobyerno ng makina sa atin bago tayo magsaka, mga kabayan, mga kasaka, gugutumin po tayo. Dahil lagi po tayo nagkakaroon ng excuse.
Kaya kami, pinapakita namin sa inyo, meron po kami mga 400 heads na baka po rito. At hanggang ngayon, ang nagpapakain po niyan araw-araw ay apat na tao, dalawang kalabaw, dalawang karikot. So, tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga kababayan natin na magkaroon ng regular na trabaho. At the same time, ay practical po. Ang silage, kung kami po ba magdidimo ng silage na gagamitan ng payloader, gagamitan ng piso, tingin nyo ba yung mga magbabaka natin ang isa hanggang ipalag ng kanilang baka ay may abilidad na bumili ng payloader, bumili ng traktora, o kaya mag-rent ng payloader para sa kanyang silage? Hindi po. Kaya nga po, ang Adelaide River Farms, ang tinuturo po namin dito, practical at doable. Ibig sabihin, kahit bukas na bukas, kung mayroon kang isa o lima o sampung baka, pwede mo na kaagad gawin yung tinuturo naming silaging technique, kasi ang magiging capital mo lang, chopper, at saka pampiring na gawa naman sa kahoy. So wala pong excuse. O kung magdimo po kami na ganito paggawa ng silage, kailangan lagyan nyo ng pison, o sino pong magsasaka ang mai-encourage na mag-farm? So kami po sa Adelaide River Farms, inaalis po namin yung excuse na sasabihin hindi kami pwede magbaka kasi wala kaming makina. Hindi kami pwedeng magbaka kasi wala kaming makina. Lahat po yan ay sinishare na po ng Adelaide River Farms. Ito, 400 heads, walang makina. Kalabaw at kariton po ginagamit natin. So huwag po nating lagyan ng excuse na hindi tayo makapagsaka, hindi tayo makapag-produce ng efficient na production, hindi tayo makapag-compete world class dahil wala tayong makina. Tigilan na po natin yan. No? Sobrang tagal po bago dumating yung dream po natin na makina mula po sa gobyerno. No? So, alisin na po natin yan. Let's move forward. May makina o wala, magsaka po tayo. No? May tulong sa gobyerno o wala, magsaka po tayo. Bakit? Kaya naman natin lahat, practical. No? Bakit ang pagtanim ba ng damo ay hindi natin kaya? Kailangan ba iasa natin? Kaya po natin magtanim ng sarili natin. Gamit lamang po ang kalabaw o kaya baka na araw. So, produce nila po kaya, wala nang excuse. Kaya rin po natin bumili ng kunting rice bran at saka kunting rice bran. Tulungan, sabi natin, kahit kawayan, pwede natin gawin. Wala din po excuse yan. Baka, kaya naman natin bumili pag may 50,000 tayo. Pwede natin bumili ng isang baka o isa. Wala pong excuse yan. So, sa mga nagsasuggest po na dapat gumamit po kami ng makina, dream din po namin yan. Gusto rin po namin magkaroon ng makina. Pero for the meantime, mga kabayan, mga kabaka, huwag po natin gawin excuse. Kapag walang makina, kapag walang ayuda ang gobyerno, hindi tayo makasaka. No? Ang dami pong opportunity. No? Tingnan nyo lang po paligid. Isa po tayo sa pinaka-bless na bansa sa buong bansa. No? Huwag nating sayangin. Mayroon tayong tubig, mayroon tayong lupa, mayroon tayong masasipa na mga magsasaka. Layuan po natin. Kaya po natin mag-tubos na sa sarili. Huwag natin iasa sa iba. Huwag natin iasa sa ibang bansa. No? Yun lamang po. Ito po uli si Arnel Corpus. Huwag niyo pong kalimutan. I-like po kami sa Facebook page namin. At saka subscribe niyo po kami sa YouTube channel. Mayroon po notification bell doon. Pindutin niyo na rin po para na-update po kayo natin lagi. So, ayan po. Chill-chill lang, no? Sobrang daming problema ng Pilipinas. Huwag na nating gamitin excuse yan para hindi po tayo magsaka. So, sa muli, ito po si Arnel Corpus. Pagpalain po tayo ng mga.